Sa video nga na ito, mga ka-jungle, ay magugustuhan ninyo dahil isishare ko sa inyo ang pinakamaswerteng halaman sa feng shui, ang tinatawag na money plant. Isishare ko sa inyo kung paano alagaan, paano paramihin, at paano nga ba naging swerte ito sa ating tahanan o sa ating business. Kaya naman, kung gusto niyong malaman, tutok lamang po. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. Kung bago ka lang po, please don't forget to subscribe at follow mo ang aking Facebook page. Sa video nga na ito mga ka-jungle ay isishare ko sa inyo paano alagaan itong ating golden pothos o tinatawag na money plant sa kanyang common name. Itong ating mga golden pothos mga ka-jungle ay napakaganda. Ito po ay naging popular nung pandemic. Marami po ang nagko-collect nito dahil sa kanyang hugis ng kanyang dahon, parang plastic po, diba? Tignan. So makikita nyo na po, may malalaki na mga dahon, may maliliit, tapos yung kanyang pagtubo po ay trailing po siya. Pwede po siyang ihanging plant o pwede po siyang ilagay sa pader para maging wall po siya, plant wall. So yan po yung mga ano. Ang maganda po dito ay pwede din po siyang ilagay sa pole para umikot po siya, maging gumawa po siya ng magandang forma sa isang halaman. So, ang ating mga golden pothos, i-share ko po sa inyo kung paano ito alagaan. When it comes to sunlight requirements o sa kanyang araw, so, gustong-gusto niya po yung indirect sunlight, hindi po yung direct sunlight dahil nasusunog po yung kanyang mga dahon. Although, meron po tayong instances na ang pothos natin ay kayang itolerate. Katulad nung nakita ko doon sa ibang lugar na yung pothos plant nila ay nasa full sun, pero matagal na po siya doon. Kumbaga, parang nasanay na sila doon. Kumbaga, matagal na ang plant na yon, malalaki na ang mga dahon. So, iba-iba po ang pag-aalaga dito. So, depende po sa tagal ng halaman na ito. Since yung ating mga pothos plant ay tinatawag din po sila na watering plants, tinatawag din po sila na aquatic plants. So, tumutubo po sila sa mga tubig o sa riverside. So, since tumutubo sa tubig when it comes to watering requirements, kailangan po ang pagdidilig dito ay kapag summer season, every day or alternately. So, didilig kayo ngayon, magdidilig kayo bukas. Ay, magdidilig kayo ngayon, hindi kayo magdidilig bukas. Pagkabukas naman, magdidilig kayo. So, yan alternately po ang pagdidilig dito. And when it comes to fertilizer naman mga ka-jungle, ay mas maganda po ay nilalagyan natin ng fertilizer dito, which is yung MSG, Bitsine. Pwede po yung MSG dahil subok na po na yan po yung fertilizer ko sa aking mga halaman. Kaya naman gumaganda po yung mga dahon nito. Ang ating mga pothos plant, although hindi naman po nila kailangan ng fertilizer, pero kung nasa loob ng bahay, kinakailangan po. Pero kung nasa labas naman, like habitat nila, kahit hindi po tayo maglagay ng fertilizer. So when it comes to soil mix, ang kanyang base soil, which is ang kanyang lupa na paglalagyan, kinakailangan na medyo loam soil siya. Basta meron siyang rice hull. Pwede naman din po yung organic soil, which is galing po siya sa garden natin o sa ating lupa. So pwede kahit ano, hindi naman po sila mapili ng soil, mga ka-jungle. Tumutubo sila kahit saan. Kasi native naman po sila dito sa Pilipinas. Ano nga ba natin mapapalaki ang mga dahon ng ating mga pothos plant? Dahil meron tayong maliliit na mga dahon. At ipapakita ko po yung picture, yung malalaking dahon. So, kung kikwestiyonin nyo ako kung mag-same lamang po ba sila na variety, yung malaking dahon at maliit. So, para sa akin, based on my experience mga ka-jungle, sa pag-aalaga dito, siguro nagiging malaki lang ang dahon nito kapag matured na ang halaman. So, hindi po sila magkaiba. Like, walang big form, small form, walang ganon. Kumbaga, dumalaki lang yung mga dahon kapag pumupunta sila, umaakit sila sa puno. Kasi ito po ay umaakit po sa puno. Pag medyo lumalaki sila, nagmamatured form, lumalaki po yung mga dahon nila. So, wala pong tinatawag na small form or big form ng mga pothos. Kasi yung iba naghahanap ng mga big form. For example, ay meron kayong ano... Like for example, may nag-ask sa akin, meron kayong mga big form na pothos. So ma'am, ito po yung big form actually. Lahat sila big form. Depende po yung kanyang maturity. So ngayon naman mga ka-jungle, magugustuhan nyo dahil papag-usapan natin bakit nga ba maswerte
ang ating mga potos plant o tinatawag na money plant. Yes po mga ka-jungle, according to China or sa feng shui, tinatawag sila na money plant dahil sa kanyang mga dahon na hugis barya. Barya po, parang mga coins ba? So, siya po ay nag-aakit ng pera, lalo na kapag ipapasok niya po sa ating tahanan. And then, maganda po ito sa ating mga negosyo. So, sa mga Chinese dyan, naniniwala sila na ito po ay nag-aakit po ng customer. Kaya naman po, marami ang nagko-collect ng ganitong halaman ng mga potos plant. Ito po ay sumisimbolo ng pera, kaya naman tinatawag sila na money plant. Karagdagan mga ka-jungle, yung ating mga money plant, kung mapapansin nyo yung kanyang mga dahon, may puti, may dilaw, tsaka may green. So, nagsisimbolo po sila ng abundance. O tatlong kulay. So ngayon mga ka-jungle ay magtatanim na tayo paano natin maparamihin ang ganitong halaman. So gagamit po tayo dito ng gunting. So actually very simple lang ang pagtatanim ng mga potos plant. Pagparami nito, magkakat lang kayo sa kanyang roots. So ito po yung tinatawag na aerial roots, which yung mga excess roots niya. Ito po ay parang tawag nito pag nilagay po siya sa lupa, tutubo agad sila. So, ikakat lang po natin dito. Yan. So, tagdadalawa pong potos plant sa isang pot. So, meron po akong pot. Make sure na yung pot nyo ay may butas po dahil dito po lalabas yung tubig na ibibilig natin. Then, I'm going to use a nice soil here. So, ganyan po magparami ng ating mga maswerteng halaman. Then, pwede po kayong maglagay ng aloe vera, pero since yung ating mga potos plant naman ay mga ay fresh naman natin na cut, pwedeng hindi. So, igaganyan lang po ninyo. So, we have different kind of propagation. We have water propagation and direct to soil. Ito, direct to soil o diretso la sa lupa. So yan, simple lang man po magtanim. Ganyan lamang po. At tutubo na sila at mapaparami natin kagaya dito ng ating mga money plant. So ayan mga ka-jungle, tapos na po tayo sa ating money plant. And I hope nagustuhan nyo at may natutuhan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress. So everyone, hello mga ka-jungle. Road to 1 million na po tayo mga ka-jungle dito sa Facebook page natin. And I'm so very happy. And now, overwhelmed po ako sa inyong mga suporta at sa pagtatangkilik po sa ating Mark of the Jungle plants. And I would like to thank everyone sa mga nag-subscribe, nag-follow po sa ating Facebook page at nanonood, lalo na sa mga nanonood kasi na-appreciate ko po na nagugustuhan niyo ang aking mga video. At road to 1 million na po tayo at hindi ko po ito inaasahan na papunta na po tayo sa akalain niyo 1 million na followers. So marami pa po tayong gagawin ng mga videos at mga ideas about planting tsaka mga benefits ng mga plants. Ayan, tutok lamang po kayo mga ka-jungle and I'm so very happy. And ayan, wala na akong masabi. Thank you so much at God bless.